Magandang araw po mga idol. Ngayon po ay gagawa po tayo ng corn silage. So ito po yung ating molasses. Nasa container mga idol. At saka ito po yung ating tubig. So yan po. Magmimix po tayo mga idol. Kukuha muna tayo ng molasses. Ito na po yung molasses natin mga idol. Ilalagay po natin sa tubig. Dito po natin ilalagay. Tapos imimix natin ito mga idol. So, titingnan na lang natin kung tama na ako or kulang pa. So, ganito lang po ang paggawa namin ng corn silage mga idol. Kung minsan naman po ay gumagawa rin kami ng rice straw silage. So, ngayon, corn silage po yung gagawin natin mga idol. Pakisubscribe naman po sa channel natin mga idol kung bago ka pa lang. So, medyo kulang po mga idol. So, dadagdagan po natin ng molasses. Siguro tama na po ito mga idol. Huwag po natin masyadong basahin yung ating mais o kahit na anong gagawin natin na silage para po maganda po yung resulta ng ating silage. So okay na po itong mixing na ito mga idol. Yan po. Okay na po ito mga idol. So yan po yung ating mais mga idol na sinatsap na po natin. Yan po. At saka ilalagay natin dito sa drum mga idol. Yan po. Yan. So simulan na po natin maglagay sa drum mga idol. So ito po yung gagamitin natin mga idol. So ilagay po natin dito sa taas mga idol para madali po tayo matapos. Itatampir muna natin ito mga idol para marami pong malagay natin sa drum. So lalagyan na po natin ang molasses mga idol. Yan. Huwag pong masyadong basa mga idol pag naglalagay po tayo para hindi masira po yung ating silage. So ganun lang po mga idol. Tapos lagyan natin ulit ng sinatsap natin na mais. Ganun lang po kadali mga idol ang paggawa ng silage. So itatampir po na natin mga idol. Kadalasan po kasi mga idol, itong isang gram ay naglalaman po ito ng mga 90 to 100 kilograms. Pag hindi po natin ito inaapakan mga idol, ay siguro nasa mga 60 to 70 kilograms lang pong malagay natin dito mga idol. So kailangan talaga ay itatampir natin para medyo marami pong malagay natin sa drum. So ganito lang po kasimple ang maggawa ng silage mga idol. Para po ma-preserve po natin yung para pagkain sa ating mga baka, kambing o kahit anong mga hayop mga idol. So itatamper naman natin ulit mga idol. So lagyan naman po natin ulit ng molasses mga idol. So lagyan natin ulit ng molasses mga idol. So tama na po ito mga idol. So isasara na po natin ito mga idol. So lagyan po natin ng konting molasses ibabaw mga idol. Ito pong plastic na ito yung ating gagawing pangtakip dito mga idol. Ang importante po nito mga idol ay hindi po sisingaw yung tali natin o ang takip natin, hindi po sisingaw. So yan po kasi yung problema pag mayroong singaw ay mayroong uod po yung ating ginawang silage. So masisira po. Pag wala po talagang singaw mga idol, ay talagang matagal po masisira po yung ating silage. So
So, ganito po yung paglagay natin sa ating takip, mga idol. Ganyan po. Ang importante po talaga, mga idol, hindi po sisingaw, mga idol. Para po maganda po yung resulta ng ating silage. So, ito po yung gagamitin natin pantali, mga idol. So, yan na po, mga idol. Tapos na po, mga idol. Itong isa, tapos na po ito. Ito naman po yung isa yung tatalian natin. So, ganito lang po. Kasimple talaga yung paggawa natin ng corn silage, mga idol. Yan po, ganyan. Tapos, tatalian po natin. So, yan na po, mga idol. Tapos na po. So ayan na po, mga idol, tapos na po tayong gumawa ng corn silage. So yan po yung ating nagawa, mga idol, at meron po tayong sobra. So yan po yung ipapakain natin ngayon sa ating mga alagang baka. So ang importante lang po nito, mga idol, itong ginagawa natin na corn silage, una po ay kinakailangan po ay huwag pong masyadong basa yung paglagay natin ng molasses. Kasi pag sobrang basa, so malaki po ang possibility na malanta po yung ginawa nating silage. Pangalawa po, kailangan po mahigpit po yung pagkatali natin rito, mga idol. Kinakailangan hindi sisingaw, kasi pag sisingaw po yun, mga idol, ay masisira po yung ating silage. Maaari po yung uurin yung ating ginawang silage. So yan lang po muna sa ngayon, mga idol. Sana nagustuhan nyo at sana may natutunan po kayo sa ginawa natin ngayon. So maraming maraming salamat po, mga idol. Take care always and God bless. Bye bye!